Blessed day po mga ka-5-9 and magandang araw po sa ating lahat. Naway po maging mapayapa at maayos po yung duties and responsibilities po ng ating mga ka-5-9. So ang ating pong topic po ngayon is about po doon sa bigyang halaga sa paggawa ng report. Dapat po pag gumagawa tayo ng report, yung mga topic po natin before, yung report writing, paano ka gumawa ng report, dapat po meron tayong dapat isaalang-alang na binibigyan dapat ng sobrang halaga. Ano po ito? Okay, ito po ang tinutang number 1. Meron po akong pinipera tatlo. Ito po lang na to, at least masustain natin na para maging lalong igaya or accurate yung ating report na ipapasa. Mostly kasi ang mga security personnel natin ay talagang more on report writing po yan pagdating po sa may mga problema. Okay po, ang una po is handwritten. Kinakailangan po talaga ang security personnel maayos magsulat. Diba? Hindi naman kailangan yun sobrang maraming mga stroke kung paano mo pinapano, yung simple siya, nababasa yung readable, neat, simple. Yun po yung kailangan natin. Kasi po napakalaki pong impact nito kapag yung sulat po natin hindi maayos, nung hindi siya mabasa. Diba, may mga ganyan eh, talagang hindi mo mabasa yung sulat. So kailangan po ng handwritten, mahalaga po yan. Dapat po nagpa-practice tayo. Marami kasi sinasabi, hindi ako marunong magsulat eh. Antay, hindi po totoo yun. Lahat naman po tayo ng pinanganak, marunong magsulat eh. Pero natuto, gumaling, humusay kasi gusto natin eh. Diba? Kasi pag gusto may isang bagay, gawa ka ng paraan eh. Kaya po huwag na hindi po katwira na yan na ako, yan yung sulat ko. Hindi po totoo yun. Gawa po kayo maraming way para po tayo matuto na kung paano maging maayos ang pagkakasulat. Kasi nga po, siyempre po security guard. Wala naman tayong most mga computer, talagang mo on sulat kamay, hindi katulad sa mga officer, you know, computer yan. Pero kayo po, bago nyo ipadala yan, minsan handwritten na po siya, diba? Ngayon, syempre po, kailangan nababasa nung pagbibigyan natin para at least maging accurate po yan. Huwag po natin kakalimutan yan, handwritten. Pangalawa po is spelling, yan. Maging aware po tayo sa spelling na ginagamit natin. Kasi nga po, diba, sabi nga, yung pronunciation, halos minsan magkakaparehas eh. Lalo kung yung mga accent, yung mga pronunciation niya, yung kung talagang magagaling sa grammar, pati yung pag-pronounce ng mga word, eh talaga naman pong ano po yan, magiging madali makaintindi, lalo naman yung nakikinig. At kaya niya isulat ng tama, kasi minsan tama yung pagkakarinig mo, pero pag sinulat mo na, mali na yung spelling. So nag-iiba na yung meaning, yung kahulugan ng salita. Kaya maging aware po tayo doon pag tayo gumagawa ng report, lalo kung English po yan. Kailangan po talaga aware tayo na tama ba yung ginagamit nating word na ibig nating iparating doon sa pagdadala natin ng report. Okay, so mahalaga po yan ang spelling. Kailangan po natin yon. Next po is yung spelling din po ng pagpapadalhan natin yung pangalan niya. Kailangan po yung sa natin niya address, dapat po alam po natin at tama, kasi baka mamaya po eh sinulat mo yung name ng boss mo, hindi naman pala yung talaga ang pangalan niya. Mali pa yung apelido, mali pa yung spelling. So maging ano po tayo doon? Maging observant po tayo doon. Kung kanino natin niya address, dapat po maayos at alam natin yung buong pangalan niya at tama ng spelling. Kasi ano po yan eh, walang ano po yan, parang yung pagrespeto mo doon nawawala, kasi nga parang isulat mo lang kung ano lang yung di mo chine-check. Dapat alam po natin. So yun po, ito po lang yung mahalaga. Plus, siyempre po, yung pinakabuod ng report mo, nandun pa rin yung 5 W's in 1 H, yun na po yun. Ito lang yung dapat, yung kailangan pong meron tayo na dapat alam natin bago tayo gumawa ng report. Kasi alam mo yung concept ng report, alam mo yung accuracy ng report, pero maling spelling mo, so magkakaproblema. Kaya po kayo nakailangan, unahin po natin dito. Lalo sa pag-handwritten natin, dapat maayos po siya, nababasa. Diba? Tapos po malinis, yun po. Yun nga, neat, readable, and simple. Tapos direct to the point yung report. Yan po yan. Mga spelling natin. Kung at alam mo na lahat, sigurado po yan. Magiging maayos at magiging may improve yung ano mo sa sarili mo, at yun yung way later on mapopromote ka sa officer na rin. Kaya nga po mga security guard, huwag kayong matakot kumuha ng report. Gawaan mo kayo, aral
huwag niyong hayaan na matapos ang karera niyo sa buhay bilang mga security personnel na yun na lang yung naging ano mo. Kailangan step by step umaangat po tayo. Kasi yun ang kailangan natin sa buhay. Nag-grow. Hindi po pwede niyang takot tayo, hindi ako marunong dyan. Kasi pagdating sa security mo, on report writing po yan. Kaya kailangan higit natin pag-aralan yan. Yung mga bagay po na yan. So marami pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na to dun sa mga security personnel natin. And have a blessed day po sa ating lahat.